morning po sa ating pong lahat. Ano, good morning, good morning, good morning po. Papuri sa Panginoon dahil tayo po ay nagsama-samang muli sa oras po na ito. Actually, wala akong lesson. Eh, ano? Kaya, pumitas tayo ng isa. Ang pinaka-lesson po ng Psalms chapter 2, kahapon ay Psalms chapter 1 ang pinag-usapan natin. E nasa huling mga verses. Ano, yung verses 10 to 12. Babasahin ko sa inyo. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Ano? So ito'y paalala para sa mga hari, ano po, sa lahat ng mga pinuno. Pero pwede nating kunin yung aplikasyon na ito'y para sa lahat. Ano? Isang paalala, babala para sa lahat ng tao. Lalo na dun sa mga taong nagiging mayabang, mapagmataas, na ang tingin nila sa sarili nila, sila na lang ang makapangyarihan. Ano? Na ipinapaunawa nung psalmist na mas mapalad pa rin ang tao na dumidepende siya sa kapangyarihan ng ating Panginoong nasa langit. Ano? Dapat kasi yun yung mangyari. Ang problem kasi sa tao, yung dependence nila nakalagay doon sa posisyon nila, sa kalalagayan nila sa buhay, kung sino sila, kung anong posisyon nila. Minsan yan yung mga pinananaligan ng tao. Ano? Pero tatandaan naman natin yung ating mga posisyon, yung ating trabaho, yung ganda ng buhay, yung ganda ng katatayuan, lahat naman yan ay pansamantala lang. Ano? Pero yan ang nagiging problem sa tao, nagiging mayabang na pag dumarating talaga siya sa ganung mga moment ng kanyang buhay. Kaya sabi nung psalmist, paalala niya doon sa mga makapangyarihang tao na umaabuso sa kanilang kapangyarihan at mga umaabuso sa kanilang kalalagayan sa buhay. Sabi niya, o makinig kayong mabuti, meron akong babala sa inyo. Sabi niya, unawain yung mabuti itong mga sasabihin ko. Sabi niya, kailangan matuto tayong yumukod, magbigay galang sa tunay na Diyos na dapat panaligan ng lahat ng tao. Yumukod tayo sa Kanya't magparangal at baka magalit siya sa atin at tayo ay Kanyang parusahan. Diba? Kasi, siyempre, hindi naman nagbabago ang principle ng Bible. Eh. Ang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Kaya sabi nung psalmist, oh, ito yung babala, this is the warning. Sabi, pag sinabi kasi yung warning, di ba? Obey it, mapapabuti ka. Ito ay huwag mong sundin, mapapahamak ka. So binigay na yung warning para lang mga ano yan eh, kahit sa kalsada, di ba, may mga warning. Nilabag mo yung warning, pwede ka mapahamak. Sinabi ng one way, eh, pinasok mo, mapapahamak ka dalon, mahuhuli ka. So, ganun ang ibig sabihin. So, kapag may warning, tapos hindi mo sinunod yung warning, mapapahamak tayo. Kaya sabi nung psalmist, yung babalang ito, unawain yung mabuti, pakinggan yung mabuti, dahil pag hindi, sabi niya, itong mga paalalang ito at mga babala ang magiging kapahamakan ninyo. So, simple lang naman yung papaalala niya. Sabi niya, matuto tayong maglingkod, yumukod, magbigay galang kay Yahweh na siya ang dapat sinasamba natin, hindi ang pera, hindi ang posisyon, hindi ang tao, hindi ang kung sino paman. Ang paglilingkod at pagsamba, ibinibigay natin sa tunay na Diyos. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay, so ano ang lesson na itinuturo sa atin nitong Psalm chapter 2? Ang Psalm chapter 2, ang sinasabi niya, ikaw ba ay lalaban sa Diyos o magsusurrender sa Kanya? Yun yung ibig sabihin dito. Ikaw ba ay susuko sa Diyos
magmamatigas, o ikaw ay magsusurrender na sa kanya. Diba? Kasi maraming tao nagmamatigas pa rin eh. Diba? Yung ang mga nangyayari sa paligid natin, warning yan eh. Mga paalala, mga babala ng Diyos sa ating mga buhay. Pero minsan, kahit may mga warning na, hindi pa rin tayo sumusunod. Hindi pa rin tayo sumusuko sa Panginoon. Kaya mahalagang matutunan natin, tayo ba ay nakikipaglaban sa Diyos o tayo ay sumusuko sa Kanya? Taas kamay ba tayo sa Kanya or wapakels tayo sa Kanyang mga warnings na ibinibigay sa atin? So anong dapat nating gawin? Paano ba susuko sa ating Panginoon? Diba? So ano ang lessons na pwedeng matutunan natin sa Psalm chapter 2? Una, sabi niya, magpakatalino tayo. Take note that word. Sabi niya sa verse 10, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. So tayo'y magpakatalino raw. Ibig sabihin, unawain yung mabuti yung sinasabi niya, yung mga paalala ng Panginoon. Dapat marami tayong alam. Dahil sa kawalan ng alam, ang tao napapahamak. Diba? Nagbigay na ng warning, pero hindi mo sinunod, hindi ka nagpakarunong, kaya napapahamak tayo. Maraming namamatay sa sakit dahil minsan akala nila, ano lang, sakit-sakitan lang. Sabi nga, lagnat laki. Ano? Inubo, akala ay common ubo, yung pala ay lumalala ng lumalala, ay mabigat na pala sa kanyang baga. Kailangan alam natin, marunong tayong umalam ng mga bagay-bagay na nagaganap sa paligid natin. Sabi nga, di ba, ng GMA News Public Affairs, di ba, iba ang may alam. Iba ang may alam eh. Pag mayroon tayong alam, marami tayong alam, eh malaking bagay yun, ano, para ang bawat isa sa atin ay hindi mapahamak. Kaya lang naman napapahamak ng tao sa kawalan niya ng alam. Kaya importante yan eh. So kung meron tayong alam, marami tayong alam, hindi tayo mapapahamak. Ano? So the more na nagkakaroon tayo ng mga information sa ating kaisipan, eh hindi tayo madidisgrasya. Yun ang sinasabi ng psalmist sa mga tao sa paligid niya, especially dun sa mga may katungkulan sa bayan. Sabi niya, magpakatalino kayo. Unawain yung mabuti itong sinasabi ko. Kasi pag hindi nyo naintindihan ito, hindi nyo naunawaan, eh, ikapapahamak ninyo yan. Kasi ganun ang ibig sabihin. Ano? Kaya importante yung pagkaunawa natin. Eh. Yung pagkaintindi natin sa mga sinasabi ng ating pong Panginoon. Diba? So magpakatalino tayo. Pangalawa, sabi niya, umunawa ng mga babala. Sabi niya, ang babalang ito'y unawain ninyo. Dapat marunong tayong umintindi ng mga warnings eh. Kahit sa kalsada, di ba? Mahalaga marunong kang umintindi ng mga babala. Pag sinabing magbagal, magbagal. Di ba meron ganong mga sign? Di ba? So, sabi ay magbagal kayo kasi ito ay palusong. Di ba? May mga warnings yan eh. Eh, ang problema, di ba? Alam ng mga palusong ang kalsada, eh humaharurot pa. Tapos pag nawala ng preno, babangga sa bahay, mahuhulog sa bahay. Minsan ganun nangyayari eh. Tapos kababait ng driver, ano, pag nakadisgrasya na. Eh, titigas ng ulo, hindi marunong makinig sa warnings. Meron ng babala na i-check ang preno kasi pagguho, huwag magmabilis, magmarahan na, bagalan na ang takbo. Eh, hindi pa rin nakinig doon sa mga warning. So, ang ending, mapapahamak siya. Sabi ng may kanal dyan, may ganto, may ganyan, eh, ang tigas ng ulo, nagdire-diretso. So, ang ending, mapapahamak sila. Diba? So, ganun ang ibig sabihin. Pag tayo hindi marunong makinig, umunawa ng mga warnings, mapapahamak talaga tayo. Diba? Ganun ang ibig. Kahit sa mga ano natin, diba? Kahit sa mga pulis, diba, pag nanonood tayo ng TV, meron sila kung tawaging warning shot. O, diba? So, pag tumakbo ka pa, after that warning shot, alam mo na ang kasunod.
sa'yo natatama yung susunod na putok. Ah, di ba? Sa'yo natatama yung susunod na bala. Kasi nagbigay na siya ng warning. So alam mo na dapat yun, pag nagbigay ng warning, tumigil ka na. Stop na. Dapat marunong tayong umunawa. Kapag tayo pinapadalhan na ng langit ng mga babala, kailangan marunong tayong umunawa para sa ikabubuti natin ito. Misa kasi maraming tao, katakot-takot ng babala, katakot-takot ng mga pagdurusa ang nararanasan, mga parang wala lang sa kanila. Hindi nila naiintindihan na, oh teka, may warning ang Diyos, may paalala sa akin, kailangan na akong magbagong loob at ng umasenso at gumanda na ang buhay ko. May mga warning tayong nararanasan sa buhay. So, kailangan lang marunong tayong magbasa ng mga warnings, diba, na ipinapadala sa atin o nagaganap sa ating pong mga buhay. So, meron mga nangyayari sa buhay natin every day. Baka meron mga paalala ito para sa atin. Parang yung payro, di ba? Ang daming warning shot sa kanya eh. Pinadalan siya ng unang salot. Hindi pa rin siya natinag. Hanggang umabot ng 10 salot. Kasi hindi niya naintindihan yung warning. Ayaw niyang umunawa ng mga babala ng Diyos na mapapahamak kang mabuti. Lahat kayo ay magkakaroon ng ganito, ganyan, pag hindi pa rin kayo nagbagong loob. Ganun ang ibig sabihin. And of course, sabi niya sa verse 11, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang. So, paglingkuran ang Diyos. Tandaan niyo, hindi tayo papalakas. Diba? Tayo ay papahina. Hindi tayo pabata, tayo'y patanda. Diba? Pasama ng pasama ang kapaligiran, kaya mahalagang mag-isip muna tayo na makapaglingkod tayo sa may kapal. Dahil yan lamang ang mahalaga na dapat ginagawa natin sa mundong ito. Diba? Makapagbigay tayo ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasi yan ang napakaganda. Eh. Diba? Yung service to the King. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoon na nasa langit. O, yan ang dapat natin binibigyan ng pansin sa ating pong mga buhay. Diba? So, kasi sabi ko nga, hindi tayo pa bata, hindi tayo pa palakas. Ano, papahina ang katawan, papatanda tayo ng papatanda. Kasi importante, nare-refocus natin ang buhay natin to serve the Lord. Diba? So, yan yung mahalaga kasi na ginagawa natin. Ano po, yung tayo po ay nakapagbibigay ng paglilingkod sa Panginoon in many ways, diba, ng ating pong mga buhay. So, maraming kaparaan na naman para paglingkuran ng ating pong Panginoon. Eh. So, kahit nga, di ba sabi nga sa atin, eh, kahit anong trabaho mo, pwede mong gamitin to serve the Lord. Eh. Basta yung ginagawa natin ay nagbibigay kaluguran sa ating pong dakilang Diyos. Pero importante pa rin yung meron tayong ministry sa church. Meron tayong ginagawa sa church. Diba? Huwag kayong papayag na wala tayong ginagawa. So maghanap tayo ng pwedeng gawin, pwede nating itulong na kung saan ay sa tingin natin ay mas higit na makapaglilingkod tayo sa ating pong Panginoon. So ganun ang mahalaga. Kasi yan ang ini-encourage ng Bible sa atin. Yun tayo po ay merong paglilingkod na ginagawa sa ating pong Panginoon. Diba? So kaya mahalaga yan. Naglilingkod tayo sa Panginoon. And then sabi niya doon sa last sentences, sabi niya, na merong takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo't magparangal. So yun yung ibig sabihin. Another, gumalang, yumukod at magbigay karangalan sa may kapal. Diba? So doon tayo nagsusurrender sa Panginoon. Importante yung yumuyuko tayo sa kanya. Yung sign ng pagyuko at sign ng pagluhod, sign yon ng pagsuko natin sa Panginoon. Na sinasabi natin, kayo po ang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang kailangan kong yukuran. Kasi ang context nga nung pinag-uusapan natin, ito ay para sa mga kings, sa mga makapangyarihan. Na ang pakiramdam nila, dapat sila na lang ang yukuran, sila ang pakinggan, sila yung boss. Sila ang dapat masunod sa lahat ng bagay. Sinasabi ngayon ng psalmist, makinig ka, sabi niya,
doon sa mga makapangyarihan na ito, makinig kayong mabuti dahil merong makapangyarihan sa lahat na dapat nating yinuyukuran, na dapat nating sinasamba at binibigyan ng pagsuko ng ating pong mga buhay. Walang iba kundi si Yahweh, ang ating dakilang Diyos na nasa langit. So doon natin ibinibigay yung ating mga pagpaparangal, paggalang at pagyukod, pagsamba natin para sa Kanya. Diba? So ganun ang dapat natin ginagawa. Bakit daw? Dahil sabi nung last sentence, diba? Sabi niya, baka magalit siya at bigla tayong parusahan. So kung hindi tayo ang point natin, kung hindi tayo magpapakatalino, kung hindi tayo marunong umunawa ng mga babala, kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos, hindi tayo magbibigay ng paggalang, pagyukod, at pagpaparangal sa Panginoon, ang sabi ng psalmist, baka parusahan kayo ng Panginoon. Diba? So, ganun ang ibig sabihin. Kaya minsan, dapat marunong tayong umunawa na, ito bang nangyayari sa akin? Parusa ng Diyos. Kasi minsan, diba, yung mga nagaganap sa buhay natin, lagi nating kinakategorize na testing o kaya trials. Pero tatandaan natin kung minsan yung nangyayari sa atin, warning, diba, babala, na tayo ay merong ginagawang masama sa buhay natin. So kailangan nating magkaroon ng pagbabagong loob upang ang Panginoon natin sa langit ay hindi magalit sa atin. Pag binabasa nga natin yung Old Testament, diba, ang Diyos natin sa langit, pag nagagalit siya, actually, meron nga siyang warning shot muna, di ba? Yung mga moment na nagpapababa siya ng apoy, warning shot yun eh. Sa susunod, ibig sabihin nun, ikaw na ang susunod na tatamaan ng apoy kung hindi pa kayo titigil sa kakareklamo. Kasi ang mga Israelita, mareklamo eh. Reklamo ng reklamo. Pagbibigay ng warning shot ng Diyos, magpapababa ng apoy sa isang tabi, ang ibig niya sabihin, sige, magreklamo pa kayo, ang susunod na apoy sa inyo natatama. So, dapat marunong tayong umunawa dahil ang Panginoon ay magpaparusa sa mga taong hindi magbibigay ng paggalang sa Kanya. Dapat kasi ibinibigay natin yun. Kasi sabi niya doon sa last sentence, mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang kanlungan. Hindi sinabing mapalad ang tao na sa pera siya kumakanlong, na ang pera ang kanyang kanlungan, ang bahay ang kanyang kanlungan, ang lakas niya ang kanyang kanlungan, ang kanyang kapangyarihan ang kanyang kanlungan, ang kanyang karangalan ang kanyang kanlungan. No. Ang taong mapalad daw ay yung mga taong ang Diyos ang kanyang ginagawang kanlungan sa kanyang buhay. Ibig sabihin, sa Diyos dumidepende, diba? Sa Diyos umaasa sa kanyang buhay. Kasi siya lang naman ang pwede nating asahan eh. Ang kalusugan natin, di natin pwedeng asahan. Kasi nagkakasakit tayo, tumatanda tayo, humihina tayo, at higit sa lahat, namamatay tayo. Yung pera natin, di natin pwedeng asahan. Pag tinignan niyo yung mga, kung meron kayong bank book, tignan yung bank book nyo, minsan mataas, minsan mababa. Diba? Minsan ay maganda, minsan ay tumasad-sad, nauubos. Hindi mo pwedeng asahan yung bank book mo. Hindi mo pwedeng asahan yung trabaho natin kasi ang trabaho nawawala eh. Pwede, sa isang iglap, pwedeng magsara ang trabaho. Diba? Gaya nung mga nangyari sa ating mga kababayan dahil sa pandemic, maganda na ang trabaho sa ibang bansa, napauwi pa. Meron ng magandang trabaho sa Pilipinas, natanggal pa. Bakit? Dahil hindi mo pwedeng panghawakan yun eh. Pero ang Diyos natin sa langit, hindi yan nawawala. Nariyan lang ang Diyos natin. Kaya sabi nung psalmist, mapalad ka kung sa Diyos tayo umaasa. Diba? Kung ang kanlungan natin ay ang ating pong Panginoon na nasa langit. So muli po, nawa ay napagpala po tayo sa umagang ito sa ating pong napakasimpleng usapin. Po? So nawa po ay patuloy tayong gabayan ng ating pong Panginoon. So, sa oras po na ito, hinihiling ko po kayo, nasamahan niyo ako sa isang panalangin. Silent prayer po tayo mga kapatid. So yumuko tayong lahat, sumahan niyo po ako sa pagtawag sa ating pong Panginoon. Ipag-pray po natin lahat po ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya here and abroad.
na nawa patuloy silang ingatan, i-bless ng Panginoon, lalo na sa ating pong mga nagtatrabaho, na ang protection ng Panginoon ay patuloy nilang maranasan sa kanilang mga buhay. So, sama-sama tayong manalangin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, here and abroad. Panginoon, salamat po sa napakagandang pagkakataong meron po kami para magsama-sama. Thank you po dahil patuloy niyo po kaming pinapahiram ng buhay at lakas. Thank you po dahil meron po kaming pagkakataong muli na makapagtrabaho, kumita ng pera na patuloy po na tutugon sa pangangailangan po namin araw-araw. Thank you po sa lakas na meron po kami ngayon. At thank you po sa mga blessings nyo na tatanggapin po namin sa buong maghapong ito. Patuloy po kaming dumadalangin na nawa patuloy nyo po kaming ingatan sa buong maghapong ito sa aming pong mga pagbibiyahe, mga pagpasok sa trabaho, ano mang aming gagawin, Panginoon, nawa po protectionan po ninyo kami at patuloy po na ilalayo sa kapahamakan. Prayer din po namin, Panginoon, sa oras po na ito, ang patuloy po na pagdami pa ng mga cases ng COVID-19, lalo na po ang pagpasok ng bagong variant, ang Delta, na nagdudulot ng iba yung pangamba sa puso ng aming pong mga kababayan. Nawa po patuloy niyo po kaming iingatan, protektahan kami, samahan po ninyo ang aming pong health department, ang aming government, ang IATF, lahat po ng namamahala para po masugpo ang pandemyang ito. I-bless niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, makaisip ng mga kaparaanan upang sa gayon ay patuloy po na hindi po ito kumalat sa aming pong bayan. I-bless din po ninyo ang bawat isa sa amin na mga mamamayang Pilipino na tulungan kaming maging masunurin upang sa gayon ay patuloy na mapabuti ang bawat isa po sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na muli po ay sa ilalim sa GCQ with heightened restriction. Nawa po, Panginoon, patuloy na makipag-cooperate ang lahat, maging maayos ang sitwasyon at makatulong po ito para makontain yung pong pagkalat ng Delta variant ng COVID-19. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kasipagan sa aming pong mga barangay official, sa aming pong LGUs, at sa lahat po, Panginoon, ng nanunungkulan sa national, Panginoon. Upang sa gayon, hindi sila magsawa, hindi mapagod sa patuloy po na paglaban at pagsugpo sa COVID-19. I-bless din po ninyo ang aming pong mga kababayan, lalo na po ang mga higit na naapektuhan ng kabuhayan sa ganitong mga pagkakataon. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Bigyan sila ng mga pagkakataong kumita pa rin upang sa gayon makatugon sa mga pangangailangan nila sa araw-araw ng kanila pong mga buhay. Sa oras po na ito, dinudulog din po namin ang buong maghapon po namin ito, Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Nawa po ay patuloy na makapagbigay po kami ng kaluguran sa inyo sa buong maghapong ito. At
tulungan kami na kami makaranas ng inyo pong pagpapala sa buhay po namin. At kami naman ay gawin ninyong pagpapala sa mga simpleng kaparaanan sa lahat po ng aming pong mga makakasalamuha. Muli po, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan at sumagana sa amin ang inyong biyaya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen po, mga kapatid. So, nawa po ay napagpala tayong muli.